Welcome back sa PTABCP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Eljean ng iisuehan.com. Welcome! Ngayon ang i-discuss natin sa vlog na ito ay bago pala yan. Ini-invite muna kita na mag-subscribe dito sa PTABCP Business Coaching YouTube channel. At thank you ha sa mga nag-subscribe na. Welcome sa aking website dito sa iisuehan.com. I would like to share with you itong color red dito. Being a LOA handler. Humaharap po ako at humahawak ng mga LOA cases. Now, I would like to warn you or give you a caution or a warning, no, or paalala. Trying to do bookkeeping and tax compliance reporting on your own without the know-how can be a problem in the making. Bakit? Kasi po, no, bilang humahawak ng mga LOA and OD, SDT, mga assessment, may mga nakikita akong mga findings ng BIR. At ang napapansin ko dun sa mga findings na yon, ito po ang nangyayari. Yung wrong entries in the books of accounts can be a source of a big deficiency tax assessments. Yung improperly filled up sales invoices or official receipts can be a source of penalties or disallowance. Tax returns that do not tally with your books of accounts entries and source documents entries can cause you lawsuit or criminal charges with the penalties under perjury. And also, not all accounting personnel, bookkeepers, practitioners are updated. Ito po yung mga iba't ibang dahilan, yung common na dahilan na hindi alam ng business owner or taxpayer. Basta-basta lang sila nagbo-bookkeeping at saka gumagawa ng sarili nilang tax returns. Yung tax compliance reporting nila. Pag sinabing tax compliance reporting, ito yung filing ng tax returns and payment ng taxes. Okay lang naman po yun na kayo yung gumawa ng sarili ninyong bookkeeping at tax compliance. Pero siguraduhin po ninyong meron kayong alam. Alam nyo yung ano ba yung bookkeeping sa real life setting, sa actual practice. At alam nyo po yung iba't ibang konsepto ng taxation. Hindi naman kinakailangang ma-master ninyo. Kaya nyo naman yan. Yun lang, no? Siguraduhin yung nag-aral kayo on your own. At kung magtatanong kayo, hindi dun sa kaibigan ninyo o kakilala ninyo na hindi naman accounting graduate, o kaya hindi naman practitioner, or kaya hindi naman CPA. Basta yun lang, ginawa niya lang sa sarili niya. Wala naman siyang background sa bookkeeping, wala naman siyang background sa tax compliance reporting. Medyo delikado po kasi pagka ganun. Marami na akong nakita na, at kasi po ginaya ko yung friend ko, pareho lang kami ng business. Depende ho yan. Meron ho tayong mga accounting methods. Baka magkaiba kayo ng accounting methods. Meron din tayong offering. Baka mamaya iba yung paano siya nagbebenta. Yung isa, ganito magbenta, ganito yung offerings. Merong services, merong goods. Magkakaiba po ang bookkeeping kapag ka ganun, no? May iba't ibang nature. At saka yung mga official receipts and sales invoice. Depende kasi yan sa mga ano, bookkeeping methods ninyo. Kaya kung kayo ay gagawa sa sarili ninyo, isasuggest ko na mag-aral muna kayo on your own. Ganyan din yung taxes ninyo, no? Mag-aral kayo on your own. Umattend kayo ng training, magpa-tutorial kayo. Dangerous yung ano ha, yung nagko-konsulta ka lang. Kailangan, ako isasuggest ko, at least kasi yung mga training sa tax, meron yan, ano eh, meron mga tagto 2 hours, tagto 3 hours, depende, no? Ganun din sa bookkeeping. Sa bookkeeping, kapag mag-aaral ka, siguraduhin mo na at least alam mo yung basics ng bookkeeping. Kung ikaw ang gagawa ng libro mo, bukod dun sa basics ng bookkeeping, dapat alam mo yung bookkeeping guide in actual practice o kaya yung bookkeeping guide sa real life setting. Kasi iba-iba yan.
Yun ang po ang aking irerekomenda sa inyo. Mag-aral kayo o kaya mag-engage kayo ng retainer's services. Ito po yung aking inirerekomenda. Here's how to keep you on the right track, no? Yun nga yung sinasabi ko, mag-aral kayo o kaya mag-engage kayo ng mga accounting services. Experienced and seasoned practitioners and accountants can substantially minimize potential errors and avoid mistakes. Yan po yun. Ako sa aking pagpa-practice, nakita ko kung saan nagkakaroon ng bottleneck o kaya mga pagkakamali. Kaya ang gusto kong mangyari, no, kasi masakit sa dibdib na makwentahan ka ng deficiency tax assessments na ang naging problema lang documentation. Kahit ako pagka humaharap akong ganyan, I really feel sorry for those taxpayers na huli na nung mag-engage ng mga practitioners. Wala nang ipe-prevent cancer na kaagad, no? Ang hirap mag-cure ng stage 4 na cancer. Kaya ang gawin po ninyo, prevention. Mag-aral muna kayo. Kung hindi nyo pa alam at wala kayong time na mag-aral, mag-engage muna kayo ng mga practitioners or accountants. O kaya yung mga bookkeeper na may aral din, ano? O yung NC3 graduate na nagte-training tungkol sa tax. Kasi mayroong bookkeeping NC3. Bookkeeper na NC3 test na siya, kaya lang kulang siya sa taxation. Yung merong alam sa tax, kasi kasama sa bookkeeping yung taxation. Ito po yung aking inirerekomenda, i-consider po ninyo yung aming services. Consider availing our services. Choose from our various services, solutions, and offers. Request now for an initial meeting, libre yan yung initial meeting, contact us. Ito po yung aming mga iba't ibang services kung gusto ninyong mag-engage talaga ng practitioner, ng bookkeeper, or ng accountant, dito po tayo. No, mag-engage kayo ng service. O kung wala pa sa budget, hindi pa kaya ng business, gusto nyo na to do it on your own muna. Yung do it yourself muna, ito po, mag-aral kayo. Mag-aral kayo on your own. Yung mahaba-habang pag-aaral, hindi yung nagkonsulta ka lang na maiklian, parang yun na yung akala mo yun na yun. Tandaan po ninyo na ang accounting ay 5 years. Hindi ganun kaagad-agad natututunan ang bookkeeping and accounting in so short a time. Kung 5 years yung pag-aaral na yun, isipin nyo rin, ano, hindi overnight ang pag-aaral ng bookkeeping at ng taxation. That's why ito sa amin, sa EA Santos, we created courses, trainings, tutorials, seminars, and workshop na ang iniisip namin ay yung how the business people or the business owners or taxpayers na mas maiintindihan nila. Kasi nabihira ang mga nag-o-offer ng trainings na ang iniisip nila or the person they have in mind na tuturuan ay yung mga business owners and taxpayers. Meron talagang designated na trainings para sa mga professional. Katulad namin, no, CPA kami. Meron kaming mga organization na dapat doon kami nag-a-attend ng mga training. At kapag kayo nag-attend ka doon sa mga training na yon, ang mindset doon, alam mo na, updating na lang yung mga yon. Pero dito sa EA Santos Training, Seminars, and Workshop, ito ay ang iniisip namin, ang tinuturoan namin dito, business owners at saka taxpayers, as in zero knowledge sila. Ang kinaibahan na aming mga trainings dito, pinagsama-sama ko yung experiences ko, yung trainings ko, bumuo ako ng mga courses, at saka yung mga yung mga findings na nakikita ko sa BIR, yun yung mga pinagsama-sama ko sa mga courses. Kaya yung iba natutuwa sa training, marami silang natututunan, nare-recommenda nila sa iba. Totoo po yun. Hindi po ako nagbubuhat ng bangko. May mga ibang testimonials tayo dyan na nagpapatotoo na marami silang natututunan. Bukod po dito sa mag-engage kayo ng accountant, mag-aral kayo through training, seminars, and workshop,
Ina-encourage ko rin kayo na mag-consult with us. Ask for advisory. Kasi po, no, specific or unique ang inyong businesses. Yung alam ninyo, maybe you know the general concepts, laws, regulations, or rulings, but do not know how to apply them in your own business, company, or your own specific situation. Talk to us. Mas maganda po, no, prevention is better than cure. At huwag niyo pong sabihin na maliliit lang kayo o maliit lang ang inyong company. Meron na pong office audit. Pagka sinabing office audit sa BIR, they are targeting small businesses. Kumpara sa regular audit, meron silang ganong tinatawag. Kaya po be aware, no? Be aware na kahit maliit kayo, pwede pa rin kayong ma-audit. Hi, good day. Welcome back sa Q&A serie. Again, I am Elgin. Ang website ko po ay easantoscpa.com at ini-invite kita na mag-subscribe sa PTABCP Business Coaching YouTube channel. Alright. Ano ba yung gawin na? Sasagot tayo ng question. At ang question natin ay ito. Nandiyan na ang ating question. Okay. Good morning, ma'am! Paano po kami mag-i-issue ng receipt for church? OR po kasi yung mga resibo namin. Ano po kaya yung mga pwede naming isuhan ng resibo? Salamat po. Alright, this question came from JJ Tokmo. Hi! Ang sagot sa iyong question ay ito. Dahil church ito, diba? So, normally, yung mga offerings sa church, yung binibigay sa church, or merong ibang church kasi yung binibigay ay abuloy ang tawag, no? Merong ano, kaya may mga box sa loob ng church and inilalagay doon yung parang ano, donation or abuloy ng mga church members. Ngayon, normally, lahat nung ang question ganito, yung iyong bank church ay pina-register mo as tax exempt sa BIR. Kailangan itong iyong church merong certificate of tax exemption. Malinaw yan ha, punta kayo dun sa RDO kung saan kayo nakaregister. Tapos, magpa-tax exemption kayo. Para yung mga abuloy or mga donations ng in-church members ay hindi mabilang na income ng church. Yun po, kasi ayan, yung mga kung hindi kayo tax exempt, wala kayong certificate of exemption, yung mga binibigay or yung inaabuloy ng mga church members, binibigay na donation ng church members, ay dapat nyong resibuhan. Magiging source of income yun ng church. So, baka ang hindi tama sa inyo, wala kayong registration, wala kayong certification ng BIR na tax exempt kayo. Kuha kayo nun. Punta kayo sa ODI, Officer of the Day, tanongin ninyo kung paano kayo magkakaroon or mag-a-apply for tax exemption. Ngayon, ano po kaya yung mga pwede naming isuhan ng resibo? Halimbawa, merong activity or drive yung inyong church na magbenta ng ganito, magbenta ng ganyan para sa kita ng church. Ayan, yun yung mga pwede nyong resibuhan. Ngayon, halimbawa, nagbibenta kayo ng ganyan para pang, to defray the cost of the church. Hindi naman sa income. Kailangan meron ka munang tax exemption, yung certificate of tax exemption, para masabing exempt nga
ano, exempt nga sa income tax yung nare-receive ng church. Otherwise, ika-classify yan as income ng church. Yan yung kailangan mo doon na gawin. Saka yung ano, tax exemption, ano yan, may expiration. So, pag mag-expire na, kailangan mag-apply ka ulit ng tax exemption. O, yun yung ano mo doon. Yun yung sagot sa tanong. Yan, pagka kumikita ang church, doon ka lang nagre-resibo. Yung mag-ano ka rin, acknowledgement receipt kung sakali may mga donations sa'yo na malalaki. Kasi minsan, di ba, bumagyo, o kaya may kailangan sa church, may mapapagawa ng ganyan. Yun, ano, gawa ka na acknowledgement receipt at saka you need to issue. Merong form yan eh, kung sino yung ano, kung kanino ka nag-donate, yung nag-donate, may i-issue ka na form, parang certifying na itong ganitong entity o ganitong individual, nag-donate ng ganyan. Nakalimutan ko lang yung tawag doon. Basta yung ano yan eh, yung magpo-fall sa charitable contributions. Yun. Yung ganun. Siguro, paki-google mo na lang yung ano, yung charitable contributions, merong form doon para magamit, maano, no? Ma-comply niya ng ano yung tungkol dyan. Alright, sana nasagot ko ang iyong question. Eto po, no? Magtutour pa tayo sa aking website. Why hire and engage us? Eto po, pakibasa nyo na lamang, no? Well-trained, yes, kasi nag-undergo talaga ako ng training. Yung experienced and seasoned, yes, handler kasi ako. So, nakikita ko kung paano nagkakaroon ng big assessments. I have glimpses on what are unearthed during investigations. Ano yung dinidig up nila? And also, humaharap ako sa DOJ, sa mga hearing-hearing. At nagiging assistance din naman ako ng mga counsel sa court. Ng mga attorney na hinahire ng or ini-engage ang taxpayer. So, nagkakonsulta din sa akin yung ibang mga abogado kung ano yung tungkol sa ano naman, sa mga documentations. Pagka humaharap na sa court, kasi ang humaharap naman sa court ay abogado talaga. So, nandun kami na nag-a-assist. Solutions-oriented. Pagka nakikita namin na may problema on hand, we are calling the attention of the business owner or taxpayers na mga kliyente namin. We are recommending them solutions. And also, visionary kami, no? We go or we see beyond the current situation, no? Futuristic ang tingin namin para nakikita natin baka may possibility o kapag ka ito yung ginawa, ganun ang mangyayari. And of course kami, we always encourage taxpayers na maging law-abiding, no? Kami on our own, law-abiding, adheres to the laws, rules, and regulations. Magbayad tayo ng tamang tax. Magkakaroon ka naman ng mga ano, minimization ng taxes. Basta legit lang, meron namang mga legal ways para ma-minimize ang tax. Merong sinasabi ang batas, no, kung paano ka magkakaroon ng reduction sa taxes. And ito na nga yung sinasabi ko, no, recommended kami by men. Nire-refer kami ng iba't ibang clients. Ito, what they say about us. Nandito po yung iba't ibang testimonials ng mga nakatransact namin o yung mga clients namin, mga estudyante namin. Ayan, hindi ko lang na-capture yung mga dating testimonials, pero ito yung mga recent na testimonials. Hanapin ko pa yung mga ibang testimonials. For now, ito yung mga nakita kong testimonials ng mga clients. Ano po ito, no? Yung through the chat or conversation or through email, dun ko lang nakakita na, uy, they are telling these things about us. Tapos, yun yung ano, dati hindi ko pinapansin. Pero ngayon, natutuwa ako kasi nakaka-appreciate sila na, at saka natutuwa ako dahil through our services, natutulungan pala namin sila. Ayan po. Ma'am, paano ba ma-avail ang iyong mga services? Yan. Ito po, i-click po ninyo ito. I would like to inquire our services. Yan. I-navigate nyo lang. Ito, i-click nyo rin to. Later, unahin natin to. So, ito po aming mga services. Meron kaming monthly retainers services.
apat yan, ano, yung book entry preparer, tax preparer, combined book entry preparer and tax preparer. Meron din kaming financial management advisory services or FMAS. Ito, anong kinabibahan nito? Ito kasi madaling intindihin, no? Yung book entry at saka tax preparer. Yung book entry, parang bookkeeping yan. We are preparing the entries na ilalagay or isusulat or i-inscribe, itatranscribe sa mga books of accounts. And then yung tax preparer, ito yung pag-prepare ng tax returns at saka mga tax reports. So, yun, no? Hindi tayo one-stop shop. Kasi depende yun sa pangangailangan ng client, no? Depende sa, at saka, the more na kukuha ka ng service, the more na mag-a-add ng charges. That's why, ang ginawa natin ay first-task basis para makatipid ang kliyente. Etong FMAS, babalikan ko lang, kapag ka ikaw ay meron ng staff, no, meron kang designated na staff, karamihan naman sa SME or MSE, mga small medium enterprises or small entities, micro entities, wala yung sariling accounting sections. Pero may possibility na meron silang staff, meron silang accounting staff, yun lang yung accounting staff. Syempre hindi ganun ka ano ang level niya, no, kataas na chief accountant siya doon, tapos may mga staff siya. Parang karamihan ng kanyang work ay more on nasa clerical level. So, yung ini-encode niya yung kanyang mga transactions. Yun. If you need someone na mag-guide doon sa yung staff, or yung magbibigay ng mga deliverables, mag-check randomly ng kanyang mga gawa, at saka magsasabi ko ano yung mga dapat niyang i-improve, eto po, ano, i-avail nyo itong FMAS. Diyan namin, mas maganda meron. Kapag meron kayong staff, meron kayong FMAS. Karamihan ng services na binibigay ko ay itong FMAS. Kasi mas gusto kong na-involve ang mga business owners. Dahil eventually, nagkakaroon naman ng mga disengagement ang mga bookkeepers, practitioners, accountants. At least, no, we involve the client dun sa process o pagpaproseso ng kanilang pagbubookkeeping at saka ng kanilang tax compliance reporting, yung kanilang compliance ng tax, para kung sakaling nagkaroon ng disengagement in the future, alam nila kung ano yung history nila. Hindi na nila babalikan pa yung accountant, practitioner. Kasi, di ba, minsan nag-aawol o kaya nag-aabroad na lang. Hindi mo na makikita kung nasaan yung mga files. At least dito sa FMAS, merong involvement. We involve the business owner or taxpayer dito. Mas maganda yon para alam niya kung ano yung nangyayari sa negosyo niya. We also do payroll computation services. O kaya yung mga payroll computation manuals, yon. We do tax services and tax case handling. Meron tayong auditing, no? Merong external audit or FS audit. Yan yung ginagawa ng April 15. And then, meron ding internal audit, meron ding tax audit proofing, or merong tax audit or tax proofing. Ma'am, ano yon? Ano yung tax audit na yan? Kasi ang tax audit, di ba sa Section 232, kailangan independent CPA, ino-audit or ina-examine niya rin yung books of accounts. So, pagka gusto mo ng thorough examination ng iyong books of accounts at saka source documents, dito ka sa tax audit or tax proofing. Now, bookkeeping setup, yan, mas maganda kapag wala kang ano talaga, no, wala kang chief accountant na mag-head or mag-oversee ng iyong business. Eto, bookkeeping setup yung ano ko sa'yo, i-recommend ko sa'yo, plus magkaroon ka ng staff. And also, no, sa lahat ng businesses, kailangan meron kayong chart of accounts. We also do the mapping and structuring ng chart of accounts. And ito, yung policies and procedures manuals or PPMs drafting. Maganda na meron kanyan. Bakit? Para kung sakaling mabilis ang turnover o kaya papalit-palit ang iyong bookkeeper, accountant, practitioner, hindi ko alam kung bakit inaayawan ka. Joke lang, inaayawan ka ba? Nagre-resign sa'yo, dinidisengage ka. Kapag may mga ganon, nadidisengage kasi nga baka masyadong masalimuot yung business mo.
Maganda na meron kang PPM para kung sakaling may palit-palit ng mga ano, ng mga accountants or bookkeepers, at least meron silang guide, yung manual na oh, ito yung gagawin, ito yung ginagawa dito sa business na to. Kung meron kang ginagawa sa iba mong kliyente, this our business is unique, so this is what you do, this is our user manual. Yun yung parang biblia mo or constitution diyan sa yung opisina. And ayan, we do consulting and advisory. We do consulting and advisory. Kami pong mga CPA, obligado kami na nasa public practice na mag-take ng 120 CPD units. Magkano po ba yung CPD units na yan? Ay, nakakaloka. Nasa 40 to 50,000 kapag kukwentahin mo siya, no? Galing yan sa sariling bulsa ng isang CPA na nasa public practice. Kaya po kung ang isang CPA maniningil ng consultation fees, consultation services, wag po kayong magdamdam dahil po pare-pareho tayong nagnenegosyo. Kaming mga CPA, ang aming way of living, ang aming way of earning is rendering services, kasama dyan yung pagre-render ng consultation. So ako, naniningil ako ng consulting fees. May mga questions na sinasagot ko, pero kapag kasi nakikita kong kumakain na ng oras yung kanyang sasabihin o hinaing o tatanungin, nagsicharge na po ako ng consultation, lalo na kung merong computation. Nagpapacheck ng kanyang homework. Nagpapacheck na kanyang kinompute. Ma'am, tama ba itong ganito na compute kong tax due? Ayan, nag-aano na ako dyan. Nag-charge na ako ng consultation service. And we also render trainings, tutorials, seminars, and workshop. Part ng management advisory services, yung MAS sa accounting, is yung training. Pagpa-provide ng training. That is also part ng, yes, services ng isang accountant. Ayan. Balik tayo dito sa main page ng aking website. Ito. Pwede kang dito mag-click o kaya dyan or dito sa ilalim, no? Pagka-click mo dito sa ilalim, pareho lang din yung nandun sa taas. Ito ang aming ginagawa kong training. Ito yung mga trainings, seminars, and workshops namin. Tutorial yan, ha? Kasi ang workshop is more on tutorial, teaching you kung ano yung mga steps by steps. Karamihan dito ay workshop. Ayan, meron kaming bookkeeping guide in actual practice or bookkeeping guide in real life setting. Iba't ibang klase ng taxpayer, iba't iba yung offering nila, yung seller of goods, merong seller of services, merong percentage tax, merong VAT registered, iba-iba yung klase ng bookkeeping yan. So, kung hindi kayo pareho, huwag kayong maggayahan. Kahit magkapareho kayo, huwag pa rin kayong maggayahan. Kasi unique yung mga transactions ninyo sa inyo. Meron tayong mga courses sa payroll and tax services. Meron ding mga short courses. Ito kasi yung mahaba-haba ang aralan. Dito mga oras lang or ilang araw lang. Ayan. Actually, this course is mga more than 2 hours. Karamihan dito maabot ng more than 3 hours. Ito yung mga ino-offer ko sa mga tagto 2 hours. Yung LG, yung mga live webinars. Kaya lang karamihan ng aming live webinars lumalagpas ng 2 hours. So, itong mga to, mga 3 hours. Kasi karamihan dito na talagang ini-explain at saka sinasabi ko yung mga research. And also, yung mga workshop dyan. Tinuturo kong paano pa ganyan yan. Paano mo kakompute-in? Paano ka mag-MS Excel? At saka paano ka maggagawa ng mga BIR forms? Yun, andyan yun. So this is about VAT. Karamihan dito ay guides, no? Privilege video. Dahil unique yung mga businesses, so ito yung inyong mga guide. Hindi tayo pare-pareho ng businesses, that's why I am giving a guide, no? May guides ng value-added tax, expanded withholding tax, income tax, at saka yung bookkeeping and yung mga year-end or compliance. Alright, punta ulit tayo dito. Gusto ko magpakonsulta, ma'am. You can book here. Ayan, dito. Ayun. Pwede mo i-click dyan. Anywhere. Ayan, book an e-consultation.
Anong gagawin mo? Hanapin mo yung subject matter mo o yung concern mo o yung type of appointment mo dun sa form. Then mag-select ka ng date, select time, then fill up the form. How much a consultation, ma'am? 1,000 net per hour. Yan yung consultation fee. And then, paano po magbabayad? Through GCash, at least one day before the scheduled ng appointment mo. I-email mo yung proof of payment sa consult at TA Santos at least one day before the consultation. And then, i-confirm namin at ibibigay namin yung link sa'yo. Paano po magbubook, ma'am? Eto, i-click here to fill up booking registration form. I-click natin. Yan. Dito ka mapupunta. Piliin mo ano ba yung concern mo. Bookkeeping ba? O tax compliance? Payroll ba? O yung mga tax services or tax cases? Yan. Kunyari, bookkeeping or tax compliance. Ayan. I-click mo lang tapos mag-select ka ng date, then select the time, then i-fill up mo yung name mo, email, phone, and yung city, saan ang location mo. Then, i-click mo itong book this appointment. Yan. Alright. So, ito po ang karamihan. Ang knowledge base, kung gusto mong mag-aral ng malalim-lalim, papaunti-unti. Ayan. May mga free ako ng articles. Punta ka dito sa pwede.com. Dito ko hinahouse yung mga references ko. So, ayan ang aking portfolio. Meron ako mga live webinars and workshops. Meron akong video on demand, yung VOD. Ito yung Through the Let's Learn Online. Meron akong PTABCP Business Coaching YouTube channel. At ang aking services nandito sa iisantoscpa.com. Ito yung mga knowledge base mo. Ayan, bawat tab, may mga laman yan. Bigyan mo ng time ang pag-aaral ng tax and bookkeeping. Taxation, yan. Tax guide. Ayan. Unti-unti, nilalamanan ko to. Yan. Etong mga yan, yan ang iyong puntahan. Basahin nyo po, magbasa kayo dyan. O kaya manood kayo, may mga video rin na nakaano dyan. May mga video po na nakaano dito, na nakalink dito. I am giving this knowledge base for free for now. Eventually, tingnan natin kung paano baka magpa-membership ako dito at gawin ko itong membership site. For now, i-grab mo siya habang libre. Oo, kasi kailangan namin i-cover yung 120 units na CTD. Ayan. Ano naman, basta nasa PTABCP, free naman yon. Maglalagay ako ng mga articles doon. PTABCP Business Coaching YouTube channel, I am inviting you. Alright, sa contact, paano ka mangongontak dito, no? I-click itong contact us. Ito. Ang cellphone namin. Contact number namin, email namin, website namin, address, at saka yung time na makakontakt mo kami, 10 a.m. to 3 p.m. Ay, pagka sa office po ha, huwag kayong basta-basta mag-walk-in kasi naka-fieldwork ako madalas. At saka minsan naka-work from home ako. At saka yung mga tao doon, baka mamaya wala kayong maabutan. Yun po, hindi na nga ako kilala ng guard doon. Hindi ako kilala ng guard kasi hindi naman niya ako madalas makita. Pero kung kukontak ka muna, mag-aano ka muna. Yan, maaano mo naman siya. Mag-appointment ka muna bago ka magpunta doon para magkita tayo. Okay, alright. Bye for now. Again, this is my website, iisantoscpa.com. Puntahan nyo lamang yan. Alright, this ends our topic. See you sa iba't ibang videos. Bye for now.